Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel para magbigay ng konting tips sa pag-aalaga ng fry or fingerling sa wild. Ngayon po, ang i-share ko sa inyong tips ay regarding po sa tamang level ng tubig ng nursery pan para sa mga fry at fingerlings. Kasi usually ngayon po is laging maulan. So hindi po natin na may iwasan na ang level ng tubig is tumataas. Ngayon po ang nangyayari po dyan, dahil mga fry pa sila, pag mataas ang tubig, masyado pong mataas din yung oxygen requirement. So kailangan po nating i-maintain yung tamang level ng tubig para mabilis po silang lumaki at makakain sila ng maayos. Ngayon po, ang level po ng tubig natin dapat from the day na nilipat natin sila sa wild hanggang sa mag 15 days sila, kailangan po is at least 40 cm lang. Hindi po tayo pwedeng tumaas doon. Okay po. Ngayon po, after 15 days nila, is pwede na po nating pataasin yung level ng tubig hanggang 60 cm. Okay po. Ngayon po, kung mapapansin nyo ngayon is yung tubig ko po is tumaas na hanggang 50 cm. Eh, i-share ko po sa inyo, papakita ko po sa inyo. Ngayon, ang ginagawa ko po is to maintain the level, dinidrain ko po yung excess na tubig. Yung, ayan po, nakikita nyo yan, may level po ng tubig dito, ayan po. Kasi nga po, dire-diretso yung nag-uulan ngayon dito. Ngayon, ang ginagawa ko is binabawasan ko po ang tubig. Kasi po, masyado pong mataas yung requirement ng oxygen kapag kapag masyadong mataas yung tubig. Ngayon po. Kung mapapansin nyo po, dinidrain ko po yung ibang tubig dito. Since wala po akong outgoing na palabas na outlet, dinidrain ko po yung tubig sa pamamagitan ng submersible pump. Ano po yung submersible pump? Ngayon yung tubig ko, dinidrain ko po. Ngayon, kung mapapansin nyo po, ipapakita ko sa inyo yung mga fry ko. Ngayon, yung mga fry ko po, yung mapapansin nyo, 11 days pa lang po to, pero ang lalaki na. Ngayon po. Hindi masyadong makikita. Ang sikreto po talaga dito is yung level ng tubig, saka dapat talaga is na-fertilize yung pan para mas marami silang natural foods na nakakain. At the same time po, dapat po ay may support din po tayong pakain na pigs, kasi ayon po sa research na ginawa ng mga naunang nag-alaga ng mga fry at fingerlings, combination po ng natural foods saka feeds is mas mabilis po yung paglaki nila. Ang estimate ko po dito, at least within 2 weeks time or 10 days, pwede na po ako magsizing at pwede ko na pong i-dispose to. Dahil napakabilis po ng paglaki nila. Okay po. Tandaan nyo po palagi, from the day you transfer the fry to the wild, kailangan po from the day you transfer from the wild hanggang mag day 15 sila, kailangan po ang tubig nyo lang is 40 cm. After that, from day 16 onwards, hanggang sa mag-harvest kayo, pwede nyo na pong patasin yung tubig na hanggang 60 cm. Okay po. Eleven days pa lang po to, ha. Yan po, 11 days pa lang po yan.
Ang ginagawa ko po ngayon, binabawasan ko po yung tubig para ma-maintain ko po yung level na 40 cm. I hope po nakikita nyo ngayon, napakaliksi po ng mga prayo fingerlings ko. Sige po, hanggang dito na lang. Sana po ay nakabigbigay ako sa inyo ng konting tips sa pag-aalaga ng cryo fingerlings. Maraming salamat.